Hi mga Jai, so magluluto na naman ako ngayon ng aming dinner. So simple lang ito, chicken with bell pepper. Gagamit lang ako dito ng chicken breast. Dalawang chicken breast lang yan. Nilinisan ko na, tinanggal ko na yung kanyang mga balat-balat. And then hiniwa ko lang siya ng pahaba o ganyan lang. Depende lang sa trip nyo kung anong hiwa ang gusto nyo, char. Pagkatapos ko nga siyang hiwain, nilagay ko na siya sa mangkok. Of course, naghiwa ako dyan ng lemon. So, gagamit ako ng lemon para sa pagmamarinate. Kalahati lang yung aking ginamit. Kung wala naman kayong lemon, pwede naman kayo gumamit ng kalamansi. Kung ano lang yung available sa inyo. Huwag na kayong maghanap ng wala. Charot. At nung napiga ko na nga ang lemon, naglagay na ako dyan ng kaunting paminta, kaunting asin. Of course, naglagay ako ng Knorr liquid seasoning. Baka naman, char. Of course, naglagay na ako ng oyster sauce. So, tansyahan lang talaga to guys. Bahala na kayo magtansya, na sa inyo lang talaga, ang mga nanay lang talaga ang makarelate nyan. At nung nakuntinto na nga ako, minikos-mikos ko na siya, Jai. And then, naghiwa ako doon sa aking pinagpigaan na lemon. Iniligay ko dyan sa chicken dahil imamarinate ko siya for about 15 minutes. Ayan, isit aside muna natin yan. Para manuot talaga yung mga nilagay natin dyan na pampalasa. So, habang nag-aantay ako, syempre, naghiwa na din ako ng bell pepper. So, ang una kong hiniwa ay kulay yellow. Mas okay kasi yung makulay yung ating bell pepper para makulay din yung ating lulutuin. Katulad ba ng ating buhay na makulay, char? Hiniwa ko lang din siya ng pahaba, katulad nung chicken, para magkaparihas ba sila. And then, isinunod ko na nga yung red bell pepper, diba? Ang cute talaga ng kulay nila. At kung may pinagdadaanan ka dyan, isipin mo lang talaga na masarap mabuhay. Isipin mo yung mga magagandang nangyari sa buhay mo. Huwag mong isipin yung mga malulungkot, char. O, nagdaldala naman siya. So, tapos ko na nga siyang hiwain. So, ayan, ready to cook na. Naglagay na ako dyan ng kaunting mantika. Of course, nung mainit na ang mantika, isinunod ko naman yung sibuyas na igisa. Una ko talagang ginigisa ang sibuyas. Bahala na kayo kung anong uunahin nyo, charot. O, diba, fast forward na. Kasi nga, mainipin kayo. Naigisa ko na pala yung bawang, char. And then, nung okay na nga ang lahat, sinunod ko naman yung marinated chicken. Dahil nga, nakulang ako sa nilagay kong oyster sauce. Nag-add ako dyan ng kaunting oyster sauce and then kaunting paminta at naglagay na din ako ng sugar. Then mag-aantay ng pampalasa. At nung feeling ko ay okay na yung lapot, inad ko naman yung bell pepper. So, dapat magaling kang makiramdam. Huwag kang manhid dyan, charot. Siyempre, huwag natin kalimutan, imikos-mikos. And then, pinakuluan ko lang siya for about 2 minutes. So, mas okay kasi yung bell pepper ay medyo crispy pa siya. So, depende naman yan sa inyo kung gusto nyo yung lutong-luto o yung sakto ba sa mani mo, charot. That's it guys. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. See you on my next video. God bless us all. Thank you for watching. Bye.